This portion is brought to you by Mercury Drug, na kasi siguro gamot ay laging bago. March 24 is World Tuberculosis Day. In our country, tuberculosis ranks 6th as the leading cause of morbidity and mortality. Ngayong umaga, with La Mesa Eco Park as our backdrop where the air is fresh and clean, pag-usapan natin ang one of the most infectious diseases that has plagued our country, ang tuberculosis. This is Generation RX, your health and travel show, now signing on. Pag sinabi natin tuberculosis, ang tuberculosis ay isang infection. Ngayon, ang madalas na ang alam ng mga tao, infection yan sa bala. When actually, it is an infection of the whole body. Pagka kasi pumasok ang TB germ sa katawan ng tao, umiikot yan kaagad eh. So, yung buong katawan, apektado. Mas common lang sa baga kasi ang baga ang isa sa mga favorite parts ng TB sa katawan. Ang pinaka-common form of spread ng TB ay tinatawag na respiratory route. Ibig sabihin, yung isang taong contagious, pagka nagkalat siya ng lagim, uubo yan. Or babahing yan, magkakalat yan ng mga mikrobyo sa air. Tumatagal yan na nakasuspend sa air ng mga 2 hours bago mag-settle down yan. Yung mga mikrobyong nasa hangin, yan ang pwedeng malanghap ng isang taong wala pang infection. At yun ay mananatili sa katawan niya hanggang siya ay magamot ng tama. Pag sinabi nating tuberculosis infection, hindi nangangahulog ang may sakit kaagad ang isang tao. Ang ibig lang sabihin nun, yung mikrobyo ng TB ay nalanghap niya at pumasok na sa kanyang katawan. Kung malakas ang katawan ng isang tao, hindi yun basta-basta magiging sakit. Nandun lang yung mikrobyo sa loob ng katawan niya, tutulog-tulog lang yun. Yun yung sinasabi nating infected ang isang tao ng TB. Pag sinabi nating disease, ibig sabihin, naninira na yung mikrobyo dun sa katawan ng tao. Yun yung mga panahong may nakikita tayong tama ng TB sa X-ray. O tsaka yun yung mga sitwasyon na nagkakaroon ng simptomas ng TB ang isang tao. Sa pagbabalik ng Generation RX, let's discover how we can cure and prevent getting infected with tuberculosis. World Tuberculosis Day was celebrated last March 23, 2012 through an educational campaign against tuberculosis at the New Bilibid prisons. PhilCat, in cooperation with NatraPharm, organized the event with this year's theme, No TB Today, Tomorrow, Ever. Upang mas maintindihan ang sakit na ito, let's hear it from a person na talagang credible pagdating sa ganitong usapin. Ang tuberculosis ay galing sa TB bacilli. No, na droplet infection. Kumbaga sa hangin na may tubig ang pagta-transfer niya. So pag nahigop mo 'yun, nahingahan mo siya o may sipong ka, mahina ang pangangatawan mo o cramp ang area kamukha sa Bilibid prison, 'di ba? Maraming tao rito. Yung konting pagsasalita mo, mahahawa ka na. Ang lagi namin sinasabi, 75 people die every day ng tuberculosis. Kaya yung 75 na 'yon, kung hindi nagsasama-sama dati pa, kung halimbawa hindi siya nabibigyan ng pansin noon, mas malala pa sa 75 ang mamamatay araw-araw. Ang nagiging numero natin, ang mga bata ay nagkakaroon ng mas maraming incidents ngayon, no? So, ibig sabihin niyan, may mga bagong at talang mga tuberculosis sa bata, kaya ang prevalence niya ngayon, mas lumalaki na. Kaya nga nagkaroon din tayo ng bagong programa, yung TB in Children. Birth pa nga, ay binabantayan na sila. Ang X-ray, ang unang-unang sinasabi nilang ginagamit para pag-detect ng TB. Pero hindi lang yun, dahil may mga X-ray tayo na negative, pero pagdating sa sputum, positive. So ang pinaka-importante, yung dura ng tao, yung pag-aaral ng dura, yung sputum, doon kasi makikita kung hakahawa ka o kung meron ka talagang tuberculosis. Pag positive kasi yan, dapat nga ay medyo huwag kang sasama sa ibang tao o magpupunta ng mall kasi makakahawa ka. Pero pag nakakuha ka lang ng gamot, lalo na itong tinatawag natin 6-month treatment ng gamot ng Mary Pampicin, Isoniazid na yan,
ay maaari ka nang lumabas at hindi ka na makakahawa. Hindi lang sa market, libre yan sa gobyerno. So lahat ng rural health unit, lahat ng health center at ang mga hospital natin, meron ng mga deliveries yan ng gamot para sa tuberculosis. Ang mahalaga lang, ma-diagnose sila. Kaya kailangan konting ubo pa lang magpa-examine na kasalanan ng dura. Ang prevention ng bata, pagkapanganak niya pa lang, yung bagong labas sa sinapupunan ng nanay, binibigyan na sila ng BCG vaccination. Ang limitation ng BCG vaccination is that habang nagkakaedad ang bata, humihina or lumo-lower ang kanyang effectivity. Nakita namin na ang sakit ng bata sa Philippines, although we're still trying to improve our services and our reporting, medyo mababa pa siya. Pero if you would also look into the figures of other countries, kung ikaw nakaka-detect daw ng around 16 to 20% of your total TB cases ng matanda ay bata, that's already a good way of preventing the transmission, at least of the disease, sa mga kabataan. Nakakaalarma nga na 75 na TB patients ang namamatay sa bawat araw sa buong bansa. Kaya salamat na lang at may mga organisasyon tumutulong upang mapigilan ang pagkalat ng TB sa pamamagitan ng information dissemination at pamimigay ng libreng gamot. Our company, Natra Farm Incorporated, started in November 1990, but we can trace back its origin in the early 1970s when our company then was named as Natterman Incorporated. It's a German company headed by Mr. Rudy Tirunes. Now in 1986, we had a merger with a French company, that's why we were called Ron Polanc Natterman. And then in 1990, again, with another merger with Rohrer, our president, Mr. Runes, decided to form a national company with 36 people. And now, after 22 years, Natra Farm is ranked number 8 in the pharmaceutical company among more than 500 pharmaceutical companies and still growing. Hindi nga biro ang pagkakaroon ng sakit na tuberculosis. Hindi lamang apektado ang iyong katawan at kalusugan, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya naman, iba yung pag-iingat ang kailangan kung ikaw ay nahaharap sa problemang ganito. Sa lahat ng hindi lang may TB, kundi sa lahat ng mga taong nariyan sa paligid-ligid natin, ang tandaan po natin, ang tuberculosis ay preventable, no? Pwede makaiwas sa TB, at kung may TB ka naman, ay maaari ito magamot. Hindi po agad-agad nakakamatay ang tuberculosis. Ang kailangan po, pagtutulungan natin lahat, ang civil society, NGOs, ang pamilya, yung may sakit, yung mga kaibigan na may sakit, kailangan magtulong-tulong para magamot ang TB at para hindi ito lumala at makahawa ng iba. Tandaan po, ang TB ay hindi nakakamatay kung maaagapan. Ito po ay hindi maaaring kumalat dahil ito ay preventable. Now I'd like to invite everybody to really share and participate in this campaign against tuberculosis. I do hope that we can work hand in hand in order to spread the information about tuberculosis. And I also ask that we can, of course, we can make TB-free Philippines by the year 2015. No to TB. Ang pinaka-importanteng measure para maiwasan ang TB-ing kumalat ay malaman natin kung sino-sino yung mga contagious, gamutin sila ng tama, i-isolate sila hanggang maging sterile yung kanilang mga plema. Ibig sabihin, siguraduhin natin na hindi na sila magkakalat ng TB. 75 Filipinos still die of TB every day, according to the Philippine Tuberculosis Society Incorporated, OPTSI. This fact is very alarming, but with the right knowledge and prevention, someday this infectious disease will be eradicated in our country. Salamat mga kabarkada sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito sa pagtuklas sa sakit na tuberculosis. Sana ay marami kayong natutunan and see you next week. This is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed. Now, signing off. Salamat po sa Panginoon.
Pinagaling niya ako. At patuloy ko pa rin iniingatan yung sarili ko kasi ang sakit na TB. Ang pagkaintindi ko, madaling gumaling sa una. Pero yung pangalawa, pangatlo, medyo mahirap siguro. Lalo na pag na-immune ka sa gamot na hindi na tumalab sa'yo. Sana po, hindi ko naman inihiling na kaagad. Darating din ang araw, pagkakalog sa akin ng nasa taas at may gagamitin siya. Makakapiling ko ang aking asawa at anak sa malayang lipunan.